Good morning, this is John. Hello, sir. Can I speak to Rene Boy? Yes, Rene Boy speaking. Congratulations, because you have passed your interview. Oh, really? Thank you so much. Welcome, I sent you the contract. Yes, I will send you the contract. Sino pa dito ang gusto maging call center agent sa inyo this 2023? Comment down sa baba. Welcome back to my channel, this is Kuya Rene Boy. For today's video, I'm going to share 3 effective ways in order for you to pass your call center application. Katrin kasi yung ginawa ko dati, kaya ito, nandito na ako ngayon sa call center industry and going 8 years na si Kuya Rene Boy. Maraming nagsasabi na mahirap daw mag-apply sa call center, nakakatakot mag-interview, mga ganyan, etc., etc. Pero mahirap naman talaga sa mga taong walang dedikasyon, sa mga taong walang pursige, at sa mga taong palaging iniisip lahat ay imposible. Pero kung ikaw meron kang dedikasyon at gustong-gusto mo talaga makapasa sa call center, para sa'yo talaga ang video na to. Matutulad ka sa libo-libo nang nakapasa sa call center dahil sa YouTube channel ni Kuya Rene Boy. Thank you for calling. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Ako nga pala si Kuya Rene Boy at nagbabalik na naman para maghandog sa inyo ng napakaganda at napakasolid na sure hard tips in order for you to pass your call center application. Ang kagandaan dyan guys, no, this is not just applicable to call center application. You can also use this video kapag nag-apply ka sa ibang uri ng trabaho, mapa-virtual assistant, mapa-freelance, kahit saan, basta meron kang interview, pwede mong gawin yung tatlong tips na ituturo ko mamaya. Ito kasi yung mahirap sa atin eh. Alam nyo yun, nakakailang apply pa lang tayo, sumusuko na agad tayo, napanghihina na tayo ng loob, well, dito sa YouTube channel ni Kuya Rene Boy, buburahin natin yan. Sa mga bago pa lang dito, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Kuya Rene Boy, gumagawa ko ng mga call center sure hire tips linggo-linggo na nakakatulong sa mga aspiring applicants. Nagkakandap din kami ng call center interview practice for free, minsan via Zoom, minsan live dito sa YouTube channel ko. Meron din kami call center GC. Kaya kung bago ka pa lang dito, make sure na na-like mo na to at na-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka palagi sa mga in-upload kong mga video. Libo-libo na ang nakapasa sa call center dahil sa mga videos ni Kuya Rene Boy. Kaya kung di mo pa napapanood, meron tayong playlist all about call center interview questions with answer. May mga role play. Kung hindi mo pa napapanood, I link it up there, makakatulong sa iyan. Hindi ko na ito patatagalin, umpisa na natin. Let's go! Tip number 1, improve your English communication skills. Palagi natin itatatak sa isip natin guys, kapag salitang call center, kailangan kahit papano, okay yung English communication skills natin. Pero kailan ba natin masasabi na okay na yung English communication skills natin? Kailangan ba perfect yung grammar? Siyempre hindi, okay? Magkaiba yung tinatawag natin na nasa tamang grammar ka kumpara sa perfect grammar. Kapag mga perfect grammar na yan, ito na talaga yung mga nag-aaral ng grammar, mga grammarian, ganyan. Pero kung nasa tamang grammar ka lang, kahit yung mga Amerikano guys, yung mga natural na English speaker, nasa tamang grammar lang sila guys. Hindi sila totally na perfect yung grammar nila. Kung papansinin niyo, kung nanonood kayo ng mga pelikula, ng mga Hollywood movies na mayroong mga English speakers, kung mapapansin niyo guys, talaga kung marunong na kayo tumingin ng grammar, mapapansin niyo rin na hindi ganoon ka perfect yung mga grammar nila. Ang gumagawa lang talaga ng mga perfect grammar is yung mga nag-aaral talaga ng English grammar. So paano mo nga pa mai-improve yung English communication skills mo with the right grammar? So ito nga yung palagi kong sinasabi sa mga nakaraang videos ko. Manood kayo guys ng mga English movies, okay, na walang subtitle. Pangalawa, makinig kayo sa mga English podcast, okay, sa mga English sa mga podcast na mayroong English speakers kasi matutulungan kayo niyan na ma-absorb lahat. Okay, dito na papasok yung implicit learning, yung mga bagay na nahihirapan kayo kung saan nyo matututunan kasi palagi ninyo nadidinig. At mas maganda dyan guys, kung meron kayong mga terminologies na narinig na nahihirapan kayo kasi medyo malalim na yung English word, mahirap yung definition, isulat ninyo. Okay, take down notes, sulat ninyo, tapos alamin ninyo yung mga synonyms, mga antonyms, tapos yun. Eventually, malalaman ninyo yung mga kasing kahulugan yan. Tsaka yung mga related na words dyan sa word na isinulat ninyo. Mas maganda rin guys kung gagawin ninyo ng sentence yan. For example, yung word na suffice. Okay, yung word na suffice, enough, adequate, gawan ninyo siya ng sentences. Tapos yun, masasama na yan sa active vocabulary ninyo na pwede nyo nang magamit kapag may nakikipag-conversate kayo in English, pwede nyo nang gamitin yung word na suffice kasi nga, sure na sure na kayo sa ibig sabihin yan. Additional lang guys, no, kung gusto ninyo mag-improve yung English grammar ninyo, pwede naman kayong bumalik sa basic. Okay, sa mga basic, yung mga is, are, was, where, yung mga preposition, yung mga in, on, at, yung mga ganyan. Aralin
aralin nyo yun ulit, guys. Hindi naman masama na aralin nyo yun ulit. Para at least, the next time na gagawa kayo ng mga sentences, madadalian na lang kayo, guys, kung kailan kayo magpa-pluralize, kung kailan naka-singular, ang isang verb, ganyan-ganyan. Lahat ng yan magagawa ninyo kung mag-aaral kayo, guys, from basic ulit. Kasi kung syempre, yung mga limot naman na natin yung mga pinag-aralan natin nung elementary. Pero guys, meron pala tayong one-month call center training at tinuturo yan, guys, ha? ESL, one-month call center training sa mga gusto mag-enroll mamaya at the end of this video, kumukuha ako ng mga scholars, okay? Hindi porket nag-improve ka ng English communication skills mo, hindi ka na mag-a-apply, okay? You don't need to delay your application. So, tip number 2 ni Kuya Rene Boy, mag-apply ka pa rin habang nagpa-practice ka. So, itong tip na to, guys, applicable to sa lahat. So, habang nag-aaral ka ng English communication skills, English grammar. So, yun, kailangan mo pa rin mag-apply. Halos lahat naman kasi talaga, guys, matututunan mo na lang kapag naka-engage ka na sa isang trabaho. Kasi, guys, pag na-hard kayo, meron namang mga training days, meron mga skills enhancement training, mga ganyan-ganyan. Matututunan nyo pa rin along the way lahat ng mga dapat ninyo matutunan. So, syempre, kasama na dyan yung pag-i-improve ng English communication skills ninyo. Kasi, guys, hindi nyo mapupunan yung pangangailangan ninyo kung maglalaan kayo ng 6 na buwan, 1 taon sa pag-aaral ng English. Hindi ganun, guys. Ang wrong move yan. Ang maganda ninyong gawin, mag-aral, habang nag-aaral kayo ng English grammar or English communication skills, ini-improve ninyo, mag-apply kayo habang ginagawa nyo yan. So, the reason why pinapayo ko to sa inyo, guys, kasi marami kayong matututunan kapag nag-a-apply na kayo sa mga call center, maaga pa lang. Kasi ma-experience, huwag nyong bibilangin yung dami ng rejections ninyo, huwag nyong bibilangin yung dami ng pagpalpak ninyo. Bagsak ako sa typing, bagsak ako sa interview, bagsak ako sa mga mock call, bagsak ako sa mga assessment. Huwag ninyong bibilangin, guys, kasi ayan yung magiging teacher ninyo para mas gumaling kayo. Bagsak kayo sa interview, ang gawin ninyo, isulat ninyo, ano ba yung interview question na nahirapan ako? Sulat mo ngayon yan. Gawin mo ngayon ng best answer. Pwede mong panoorin yung mga videos ni Kuya Rene Boy. Nag-upload ako ng mga sample answers. Makakatulong sa inyo yan. Kung di nyo pa napanood, I'll link it up there. May mga sample answers tayo dyan na pwede ninyo magamit. Mapa walang experience, mapa may experience, applicable sa inyo yan. Kahit makapito, 8, 9, 10 call center companies ka na lagi kang bagsak, imposibleng hindi ka gumaling. Kasi na-experience mo na eh. In-interview ka na. Nakasagot ka kahit papano. Tapos pinractice mo ng pinractice. Sa next apply mo, ginamit mo yung napag-practicean mo. O dito ka naman sa question na ito nahirapan. Ito naman yung question na gawa mo ng sagot. Di ba? Basta you have to be yourself lang, mga kaswabing tunay. Okay? Palagi nyo tatandaan. Tip number 1, improve your English communication skills. Pangalawa, mag-apply kayo habang nagpa-practice kayo ng English grammar ninyo. Let's move to our tip number 3. Research. Napaka-importante nito. Palagi ko ito sinasama sa mga videos ko. Napaka-importante ng pagre-research. Kung ina-apply ninyo a virtual assistant, mag-research ka all about virtual assistant. Kung ano yung ginagawa, ano ba yung job description, ano ba yung usual routine na ginagawa ng isang virtual assistant, paano ba yung pag-a-assist niya sa customer niya, ganyan-ganyan. Ano ba klaseng trabaho ito? Ito ba ay work from home setup? Ito ba ay on-site? Mga ganyan-ganyan. Kailangan alamin ninyo yan. So, research, guys, all about call center industry. Ano bang ginagawa ng isang call center agent? Paano niya ina-assist yung isang customer sa pinaka-the best na paraan? Kahit anong industry, guys, dapat nagre-research kayo bago niyo pasukin, bago kayo mag-apply. Kasi malamang sa alamang, ang itatanong ng interviewer sa inyo ay tungkol dyan sa posisyon na ina-apply ninyo. Kaya during your interview, malamang sa alamang, tatanungin kayo ng interviewer sa mga bagay na yan. At ang bayan ni Kuya Rene Boy, guys, aralin ninyo itong mga to. Kasi merong mga behavioral na mga interview questions, may mga situational. At kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko dyan, I'll link it up there ulit. Makakatulong na naman sa inyo yan. Meron din tayong mga mock call videos na paparating din sa YouTube channel ko. Abangan ninyo yan. Meron tayong mock call for telco account, financial account, healthcare account, at saka airline account. Guys, palambing naman mga kaswabing tunay, comment naman kayo kung ano yung gusto ninyong gawan ni Kuya Rene Boy ASAP dyan sa apat na yan para magawa ko na ng video at ma-upload na agad next week. Sa lahat ng mga bago pa lang dito, don't forget to like this video at i-click ang subscribe button at yung notification bell para updated ka palagi sa mga paparating ko pa mga videos. So that's it for today. Sana may natutunan ulit kayo sa video ni Kuya Rene Boy. Tandaan nyo, guys, iiwasan nyo rin yung mga red flags, lalong-lalo na during your interviews. Kung international account yung ina-apply ninyo, iwasan yung mga vernacular language like po,
opo, ano nga ulit yun. Yung mga Tagalog guys, iiwasan niya during your interview para hindi kayo bumagsak. Iiwasan nyo rin yung mga statement na I'm planning to go to abroad someday, I'm planning to continue my business, I'm planning to continue my studies. Yan mga yan, red flag yan. Before I end this video, shoutout and congratulations sa lahat ng graduates sa Bowman's Academy Batch 15. Batch 16 na tayo, ongoing na guys. Sa lahat ng mga gustong mag-enroll, meron pa tayong dalawang slot na natitira for Batch 17. Sa mga gustong humabol, mag-comment na sa baba ng hashtag scholar at isend ng screenshot sa igotbowman@gmail.com. Pwede rin kayong bumisita or mag-direct message sa mga Facebook page natin, Kuya Rene Boy Official, tsaka sa Bowman's Academy sa Facebook. One-month call center training yan na marami kang matututunan. Yung taping pag-graduate mo, aside sa certificate na matatanggap mo, feel na feel mo na isa ka ng ganap na call center agent. It will improve your English communication skills dahil meron tayong ESL dito na kasama, may mga mock calls, mock interviews, kumbaga meron talagang interaction with your trainer, at yung trainer nyo na yan ay nanggagabay sa inyo sa loob ng isang buwan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makapasa sa call center. Sa lahat ng mga gustong humabol guys, limited slots lang yan, kaya mag-enroll na kayo at si Kuya Rene Boy bahala sa scholarship ninyo. Kaya kung walang naniniwala sa'yo, palagi mong tatandaan, si Kuya Rene Boy naniniwala ako na makakapasa ka dyan sa call center company na ina-apply mo. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all. Uy pre. Ah pre. Nabalitaan mo ba yung trending ngayon? Ah oo. Yung kay Tony Gonzaga. Ang dami nga nang babash sa kanya eh. Pero busy ako ngayon. Naghanap pa ako ngayon ng call center job. Ikaw, naghanap ka rin ba yung trabaho? Meron akong i-share sa'yo. Yung tipong pag-download mo ng app, pag-search mo, all about BPO. Introducing Job Yoda app. Sa sobrang ganda guys, makakapili pa kayo kung anong gusto nyo. Work from home, merong on-site, may day shift, may non-voice, may mga local account pa. And guys, makikita nyo sa mismong app yung mga vacancies at saka kung magkano yung mga offer. Makakapili ka rin ng mga call center companies na malapit dyan sa lugar ninyo. At dahil 2023 na, mamimili kami ng dalawang winners ng 2,023 pesos GCash yan. Kaya mag-download ka na ngayon, mag-register at huwag kakalimutan ang hashtag RennyBoy4JobYoda na promo code. And then yon, pwede ka na mag-scroll ng mga trabaho or call center job na gusto mo. At kapag na-download mo na, comment down sa baba. Huwag nyo rin kakalimutan guys yung share button. Share nyo na yan sa mga family and friends ninyo na naghahanap ng trabaho. Kakatrabaho ka na, may chance ka pang manalo.